alam niyo ba sabi daw, gusto mo makatulong sa bansa Pilipinas, bumili ka ng produktong gawa sa Pilipinas, ibig sabihin makabayan ka. Pero minsan kasi, pag bibili ka ng produktong gawa sa Pilipinas, hindi naman siya totally ngayon eh. Para bang siya sabihin mo, para bang nakatulong ko nga, pero yung binili mo, hindi naman siya pang matagal. Para bang, mas maganda ko bumili ng gawa sa ibang bansa. Pero, yung iba namang gawa sa ibang bansa, yung mga kilalang bawa Japan, ano yan, mahusay yung pagkakagawa nila, hindi gagawa ng palpak yan. Mga, ano yan, mga gamit nila, yung mga radyo nila, yung mga bike nila, talagang pang matagalan. Ang problema, yung maintenance. Ang hirap na kuha yung san bawa, mga tornillo, yung mga ganyan. So, hihirapan ka naman na hanapin ko saan ka makabili at mahal. Ang gawang Pilipinas, so marami kang kahit saan pwede mo hanapin. Pero, so dito isip ko lang na mag-vlog. Ken, may mga ano, may mga parang daya-daya na rin, ano? Kasi bumili ako ng sabon, tapos parang bang ano, chok yung ano yung sabon na ginamit ko. And, minsan naman, parang biro-biroan nga eh, nung kakilala kong komedyante. Sabi niya, ito yung sabon na to, pag niligo ko, ang bango sa loob ng banyo. Tapos, hindi daw niya maintindihan yung sulat doon sa, ano, sa kahon. Malit na kahon yan. Iba kasi yung salita. Then, nung ginamit yung, ano, yung sabon, di sabon ng sabon siya, ang bango. Yung binanlawan niya, paglabas niya ng loob ng, ano, nung paglabas niya sa banyo, inaamoy niya yung sarili niya. Pero ito, wala yata yung, ano, yung amoy. Kasi yung sa loob pa lang, pag gamit ng sabon, ang bango eh. Nabula siya. Pag banlaw, dapat mabango ka pa paglabas. Inaamoy niya sabi niya, parang wala yung amoy ng sabon. And yung kasi yung taong yun, magaling magkwento and maaaring gawa-gawa lang niya and depende kasi sa tao kapag magaling siyang mag-ano, magpatawa. Tsaka, magaling ka, na, talagang ano, kinilig din ako and yung patawa niya, bentang-benta sa akin. Tapos yung mga comedy niya, yung magkakaibigan na nag-inuman, na lahat ng putahe o ng pagkain, alam lasa. So, ang ginawa nung ano, pare, parang ano, talagang tabdutali yung pare natin, ah. Kasi lahat ng ulam, lasa niya, eh. So, ginawa, yung daliri niya, sinundot niya sa puwet. Tapos, pare, tikman mo to. Sabi, ah, pare, ano yun, dinuguan. Kaso, hindi nga lang sa yung banlaw, hugas, so, magaling siya. And, dito sa produktong to, parang may daya talaga. So, pakita ko sa inyo. Meron ako ano, meron ako ditong nabiling ano. Ay, wala pala. Sabihin ko sa inyo talagang hindi siya ano. Ito, ano to, PC collection kay. Personal collection. Pero alam nyo, made in Philippines yan. Sabi nyo, pag bibili ka talaga ng product, made in Philippines talaga. So, okay yun siya, 135 kung di ako nang kakamali. Laking tulong to, pag sa mga ano. Maganda kasing bumili ka eh. Meron kasi ano, yung tito ko, tito, pangalan ba nito? Tito, Tito Ambet. Nagpa-personal collection siya. And, ito yung mga, ano, may mga products siyang binibenta sa akin eh. Kasi nga, pinuutang ako ng ano, sabon. And, okay naman siyang gamitin. Kasi, ako dati, yung Colgate, coffee ko, tapos yung mga ano, iniipon ko talaga. And then, yung ano, yung Pasit Canton. Kasi nung, parang mga Payless, nag-fight ng ano, ng bawa, pag nakaipon ka ng ganito, yung sa Payless, meron siyang binibigay na school supply, mga ballpen, notebook, at saka laruan. Meron ako ditong, meron kasi akong mga listahan na nung may pera ako, binibili ko na siya dun sa ano, sa ano, sa May Sholan. Kasi mas murang bumili. Bawa, ganito. Mga ganitong kape. Kapag binili mo sa tindahan, 3 piso. Pero pag binili mo nun sa tindahan talaga dun sa yung grocery, ano lang siya, mga 2 pesos lang. So, nakatipid ka na ng piso.